Akala nila, porke OFW ka, mapera, maganda ang buhay, at akala nila masasarap ang kanilang pagkain. At minsan pa, iniisip nila na nagbabakasyon ka lang sa ibang bansa. Pero hindi nila alam, oras na tumapa ka sa ibang bansa, lalo na sa bansa ng Saudi Arabia. Halos nasa kabilang hukay na ang paa mo. At lahat ng santo, matatawag mo pag nasa kagipitan ka na. Dahil wala ka ng ibang kakapitan, kundi ang sarili mo. Ganyan ang nangyari kay Rodrigo, na kung tawagin nila ay Rod. Kakapanganak pa lang ng asawa niyo noon. At dahil nangako siya ng magandang buhay kay Mian, agad siyang nag-ipon ng pera pang asikaso upang makapagtrabaho siya sa Saudi. Lahat ng trabaho pinasok niya. Bukod sa driver ng malalaking truck, nagpahinante na rin siya at namasukan sa construction. Dahan-dahan lang anak, baka magkasakit ka naman. Lalo kang hindi makakaalis, babagsak ka sa medical mo. Payo ng tatay niya. Kailangan tay, wala akong maiiwang pera sa mag-iina ko. Baka bigla ako tawagin sa agency, ani Rod. Sa unang alis ni Rod, nakatapos naman siya ng 2 taong kontrata sa bansang Qatar. Family driver ang una niyang sabak at halos wala ding naipon dahil sakitin noon ang anak nilang si Faye. Rod, kailangan mo uling umalis. Malapit nang mag-aral ang anak natin, ani Mian. May apply na ako, hinihintay ko na lang ang tawag, sagot naman ni Rod. Pero sa kasamaang palad, na fake si Rod. Dala pa ang kanyang passport at nakunan pa siya ng pera. Halos nasaid ang ipon nilang mag-asawa at naghirap sila at walang nagawa si Rod kundi mag-ipon muli at humanap muna ng ibang trabaho. Nakailang taon pa muli bago sila nakabawi at nakaipon uli ng pang-asikaso pa abroad. Halos ingat na ingat silang masundan si Faye. Natatakot ang mag-asawa ni Rod na baka magutom lang ang magiging anak nila kung susundan pa nila si Faye. Naaawa na ako kay Faye, Mian. Pipilitin ko na makaalis kahit maliit ang sahod. Malapit na at ilang taon na lang sekundarya na ang anak natin. At ni bagong sapatos, hindi ko man lang maibili ang anak ko. Ang hirap sa pakiramdam, parang sasabog ang dibdib ko, ani Rod. Pero napakaliit ng sahod, Rod, at bansang Kuwait pa. Balita ko, masasama daw ang ugali ng mga employer doon, ani Mian. At hindi na nga inisip ni Rod kung ano man ang magiging kapalaran niya sa bansang Kuwait. Aalis siya na baon ng pag-asa na baka tataasan ng kanyang sahod pag tumagal na siya sa amo niya. Mian, alagaan mo ang anak natin. Nag-iisa lang yan. At kung ano man ang mangyari sa pag-alis kong ito, sana ipagdasal mo ako na makabalik ako ng ligtas, ha? Ani Rod. Bakit ba ganyan kang magsalita, Rod? Para namang first time mong aalis. Nakaya mo nga noon ng 2 taon, di ba? Huwag kang mag-alala. Dasalan tayo. Sambit naman ni Mian. Maging ang tatay ni Rod at mga kamag-anak ay nagparating naman ng salita na sila na ang bahala sa mag-ina niya. At mag-iingat. Aminado si Rod na mabigat ang kanyang katawan sa kanyang pag-alis. Itay, ayoko sa bansang ito at nakita ko ang itsura ng employer ko. Purong-purong Arabo ang lahi. At balita ko, wala daw natagal na driver sa pamilyang ito. Huwag mo nang mabanggit kay Mian, mag-aalala lang yun, saad ni Rod. Kung ganyan ang nararamdaman mo, huwag ka na munang tumuloy, anak. Mabubuhay naman tayo dito kahit isang kahig at isang tuka lamang. Mahalaga, ligtas ka. Payo naman ang ama ni Rod. Andito na ito, itay, kaya kakayanin ko po, ani Rod. Sa eroplano pa lang, kakaiba na ang nararamdaman ni Rod. Para siyang naiiyak na parang may masamang mangyayari. Pero pag naisip niya ang anak, lumalakas muli ang kanyang loob. Sinundo siya ng family driver na ibang lahi. Aalis na daw siya at si Rod na ang kapalit. Napuna niya ang payat ng katawan nito at ang mata nito parang walang tulog. Pilit tinatanong ni Rod ang lalaki, pero hindi ito sumasagot ng tama. Siguro dahil pag nalaman ni Rod ang lahat-lahat, baka tumakas ito at hindi na siya makaalis. Unang kita pa lang ni Rod sa kanyang amo, nanindig agad ang kanyang balahibo.
Nakakatakot kasi ang anyo nila. Purong Arabo at masamang mangimik. Parang laging galit at laging sigaw. Diyos ko, ano bang pagsubok ito? Parang gusto ko nang umalis. Bulong ni Rod. Dalawang araw na tinuruan si Rod ng mga gagawin at mga lugar na pupuntahan niya araw-araw. Ang school at opisina ng amo niya. At sa ikatlong araw, naghanda nang papaalis ang papalitan niyang driver. Halos maluha si Rod. Nagpaalam ito na parang binibigyan siya ng babala. Goodbye, my friend. I'm sorry for ya. Hirapang sambit ng Pakistaning driver. At tuluyan na ngang nagsolo si Rod. Pag wala siyang gagawin, kailangan niyang mag-map ng garahe at maglinis ng malalaking carpet. At maglinis na rin ang labas ng bahay at garden ng employer niya. At halos isang buwan pa lang, parang susuko na ang katawan ni Rod. Lalo na ang pagkain, parang tira-tira lamang, at noon niya lang natikman. At kahit 10 oras ng gabi, pag may lalakarin ang amo niyang babae, kailangan niyang bumangon. Na halos ilang oras lang ang tulog niya. Pero naiisip ni Rod, kailangan niyang magtiis. Nakapagpadala naman si Rod ng sahod niya at halos isang taon din yon. At ang mga sumunod na buwan ay lagi ng late at minsan halos wala ng sahod. Natapos ang dalawang taon ni Rod na halos hindi kompleto ang sahod niya. Rod, malaki na ang gastos ng anak natin. Kailangan na niyang mag-tuition. Sana naman makuha mo na ang sahod mo. Ani Mian. Oo, ibibigay na daw ni Madam. Pipirma na nga uli ako ng isa pang kontrata. Huwag na kayong mag-alala. Mababait ang amo ko. Pagsisinungaling pa ni Rod. At nagsimula na nga silang magtalo ng amo niyang babae. At sa loob ng dalawang taon, tinakot siya na kung hindi siya pipirma ng isa pang kontrata, hindi na daw ibibigay ang kulang sa sahod niya. Kaya walang nagawa si Rod, kundi ang magtiis. College na kasi ang anak niya at kailangan niyang makuha ang nasa ilang buwan pa niyang sahod. Maging ang cellphone niya ay tuluyan nang nasira at hindi na siya makatawag kay Mian. Hanggang lumala ang pagtatalo nila ng amo niya dahil nawawala ang walong buwan niyang sahod. At nagsimula nang magalit si Rod at nakalimot na wala siya sa Pilipinas. Nakapagsalita si Rod ng salitang masama sa kahulugan ng mga Muslim. Kaya naman ikinulong siya ng amo niyang lalaki sa bodega nila. Tinatapunan ng panis at maduming pagkain at pinabubugbog pa siya sa mga tauhan ng amo niya. At muling kumuha ng bagong driver ang mga ito sa ibang lahi naman. At si Rod tuluyan ang nawala sa sarili. Halos ilang taon na kumakain siya ng madumi para lang mabuhay. Halos araw-araw siyang umiiyak. Naaalala niya ang kanyang mag-iina na baka wala ng pagkain. At muli siyang magsisigaw at hindi na niya namamalayan, napakatagal na pala niyang nakakulong. Ano nang nangyari sa itay? Bakit pinabayaan na niya tayo, inay? Wika ni Faye. Anak, hindi ko alam. Wala na ako kukunan. Pasensya ka na ha. Makakatigil ka na sa pag-aaral at ako'y hahanap ng trabaho para sa pagkain natin araw-araw. Maging ang ama ni Rod ay nag-aalala na. At dahil may mga maling haka-haka na kumakalat, kesyo baka nag-asawa na si Rod sa Kuwait at iniwan na ang mag-iina niya. Taon pa nga ang lumipas at namatay na ang ama ni Rod sa katandaan. At ang kanyang mga kamag-anak ay hindi na siya maalala pa dahil sa mga maling balita ang nakarating sa kanila. Inay, magtatrabaho na rin po ako. Sales lady po. Sige anak, nasa tamang gulang ka naman ah. Kung aasa pa tayo sa ama mo, baka mamatay tayo sa gutom. Saad ni Mian na masama pa rin ang loob. Nag-report na sila sa agency ni Rod pero dead ma lang kaya napagod na si Mian at inuna na lang niya ang buhay nila. Ipangkakain na lang natin ang pamasahe ko anak kesa magpabalik-balik sa agency ng ama mo. Wala din namang nangyayari at mahirap hanapin ang taong aayaw na yata sa atin. Dagdag pa ni Mian. Pero si Rod nawala na sa tamang pag-iisip. Kaya habang kaya pa nitong sumagot ng tama kahit pamali-mali na rin,
Ikinuha ng tiket ng amo niya si Rod at pinauwi na ng Pilipinas. Niliguan ang mga ito at binihisan at sinabing pauwi na siya sa Pilipinas. Hindi inalis ng kanyang employer ang backpack nito sa katawan, laman ang diary ni Rod noong nakakapagsulat pa ito at ilang kaarawan na nakasave sa sirang cellphone nito. At inihatid na nga ng driver ito sa airport at may sandaling napapaluha ito. At parang alam ni Rod ang salitang Pilipinas. Dahil nga sa malinis naman ang damit ni Rod kahit ito'y tulala. At kumpleto naman ang papeles at nakakasagot naman. Nakasakay ito ng eroplano pabalik ng Pilipinas. At pagbaba ng mga paa niya sa Pilipinas, napaluha ito at kahit hindi niya maunawaan ang lahat. Nagtatakbo ito palabas ng airport at mula noon, nagpagalagala na si Rod at hanggang kakalakad niya ay napalayo na ito. At dahil nga sa gutom, ay muli itong nawala sa tamang pag-iisip. At ilang taon pa ang dumaan, lumagay na sa tahimik ang nag-iisang anak ni Rod. At may isa na siyang apo. Nakalimutan na nga ni Mian at Faye si Rod. At hindi nila alam ang pinagdaanan nito sa kamay ng kanyang mga amo sa bansang Kuwait. At ang isang ama ng tahanan, mawala man ito sa kanyang katinoan, may ilang alaala itong hindi malilimutan. At dahil siguro minsan na may nagpapakain kay Rod, nabalik ang alaala nito. Sumakay siya ng mga bus hanggang makarating siya sa kanilang lugar. Nagkataong nag-aaral na sa daycare ang apo niya, kaya araw-araw hatid sundo ito ni Faye. At dahil tanda ni Rod ang mukha ng anak niya, lagi niya itong sinusundan araw-araw. Nakakatakot naman ng taong grasa na ito. Guard, ang anak ko ha, lagi siya nakatingin po sa amin. Natatakot ako. Sad ni Faye sa guard ng school. Hindi na umalis sa lugar na yon si Rod at nananatili itong laging nakatanaw sa mag-ina ni Faye. Umulan man at umaraw, palatak na lang ang luha niya habang inaalala na kung sino ba ang babaeng kanyang nakikita. May mga dumaraang napapaawa at inaabutan nila ng pagkain si Rod. Kaya malalaman na naman ang kanyang tiyan at muling lilinaw ang kanyang alaala. Faye, bulong ni Rod. At muling tatakbo ang mag-ina sa takot kay Rod. Minsan naman, si Mia naman ang nagsusundo sa anak ni Faye. At muling bubulong si Rod ng Mian, at luluha muli ito. Umulan at umaraw, nagpasko at bagong taon, nananatili si Rod na nakamasid sa kanyang mag-iina. At isang pangyayari nga ang hindi niya inaasahan. Isang lalaking nakamotor na may angkas ang sinundan ni Faye dahil sa cellphone nito na hawak lamang niya sa kanyang kamay. At habang nag-aabang sa paglabas ng anak niya, agad nitong inagaw ang cellphone ni Faye at nakipag-agawan naman si Faye sa lalaki. Nagkataon na wala sa pwesto ang guard dahil may iniutos ang prinsipal. Kaya naman, si Rod ay agad na sumaklulo sa anak niya. At nagulat ang holdupper at inilabas ang kutsilyo at pinagsasaksak si Rod. Hindi nakuha ang bag at cellphone ni Faye dahil kay Rod. Kaya lang, malala ang tama nito at tumago sa dibdib. Agad namang naitakbo ng guard sa ospital ang taong grasa. Hindi man pinapansin ng mga nurse, gumawa ng paraan si Faye. Gamutin niyo yan or i-video ko kayo at ipopost ko kayo, sigaw ni Faye. Kaya napilitang gamutin ng mga doktor ang taong grasa at nilinisan na rin. Umuwi si Faye at kumuha ng damit at agad binalikan si Rod. Ma'am, may bibilhing gamot. Heto po ang reseta. At pasalamat yan, hindi umabot ang kutsilyo sa puso. Sinuwerte pa rin, saad na doktor. Nako, salamat naman. Utang ko po ang buhay ko sa taong yan. Sana dala na ng holdupper ang cellphone at bag ko na ang laman ay pambili ng gamot ng asawa ko, saad ni Faye. Ma'am, heto ang bag niyang taong grasa. Mukhang dati siyang matino. Pasensya na, pinakialaman na namin. May diary at lumang cellphone at may gutay-gutay na passport at diary niyang naka-plastic. Siguro dating OFW yan, ma'am, saad nung nurse. Nagulat si Faye at nakaramdam ng kaba. At muli niyang tinignan ang taong grasa. At dahil nalinis na ang mukha nito at naahitan, naaninag niya ang aura ng lalaki.
Diyos ko po, itay! At nagwala na si Faye at nawala na ng malay ito. Nagkagulo na ang mga nurse at agad namang nahimasmasan si Faye at agad na tawagan ng nanay niya. Diyos ko, Rod! Anong nangyari sa'yo? At humagulgol na ng iyak si Mian. Inay, nabaliw sa Saudi si itay at pinahirapan. Pinilit niyang umuwi, inay, at ayon dito sa kanyang diary, matagal na panahon siyang ikinulong ng amo niya at nasira ang cellphone niya, inay, saad ni Faye. Nalinis nila ang buong katawan ni Rod at ilang araw pa nagising na ito. At hirapan man na makaalala pa, inilabas si Rod at iniuwi sa bahay nila. Habang nagpapagaling sa tama ng patalim, pinapainom nila ng gamot sa utak at vitamins ito at nananatiling tulala at dahan-dahan nang nagsasalita ito ng kanilang pangalan. Mian? Faye? Opo, itay. Andito ka na sa bahay natin. At heto ang apo mo, si Shane. Sorry po, napagod na kami maghanap sa'yo. Wala na din po kasi kaming kakayahan noon. Saad ni Faye. Rod, magdasal ka ha. Ipanalangin mo na gumaling ka na agad. Huwag kang mag-alala, nakauwi ka na. Aalagaan ka namin, Rod. Uwi ka naman ni Mian. Nag-ambaga naman ng kanilang mga kamag-anak para sa gamot ni Rod at tuluyan na itong gumaling. Salamat po, Diyos ko. Kahit nawala na ako sa katinoan, ibinalik mo ako sa pamilya ko. Bulong ni Rod. Nagsama-sama na muli ang mag-anak at kahit may pagsubok man na muling dumating, ang mahalaga, sama-sama sila na magtutulungan. Mabait ang napangasawa ni Faye at batak din sa trabaho. Kaya naman, lagi ding nagkakasakit. At ngayon, katuwang na niya ang kanyang biyana na si Rod. At kahit pa mahirap ang buhay, ang mahalaga, buo na ang pamilya nila. At sabay-sabay silang nagpapasalamat sa Diyos.